Kausapin lang natin si dating Congresswoman at ngayon ay Undersecretary ng Department of Health, Janette Garin. Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Jerry. At of course, magandang umaga sa inyo mga matugid na tagapakinig at tagapanood. Opo. Tama ho ba kayo'y Yusek na ng DOH? Opo, opo. Mm-hmm. At nag-outtaking na po kayo? Hindi pa po. Ah, wala pa. Ay, kailan ho ba? Kasi nalaman ko lang po kahapon na lumabas na po yung appointment papers. Ah, kalalabas lang ng appointment papers ninyo. So, outtaking na lang sa Malacanang ang hihintay natin. Well, hopefully. Apo, apo. Yusek, kaya ho kami napatawag dahil dito sa kayo ay isa sa mga pinakamasusugid na tagapagtaguyod nitong reproductive health law. Paano ho ito? Muling pinigil ng Korte Suprema ang implementasyon. Well, nakakalungkot na. Masyado po nakakalungkot. Balit, dahil nga nire-respeto naman natin yung Korte Suprema, pilit po natin tinatanggap. Ang ipinagdadasal lang po namin, sana po hindi na siya tumagal. Mm-hmm. We are looking at it at a positive way na baka kaya naging indefinite at walang time frame. Uh-huh. Kasi nga ongoing yung debate. Pero sa 10 nanay na namamatay araw-araw, sa bawat teenager na nabubuntis dahil kulang ng kaalaman at hindi niya alam yung kanyang pinasukan, lalo na yung mga komplikasyon, sana naman po makita po nila na talagang dapat pong bilisan ito. Yung 14 years na debate sa Kongreso at sa Senado, dapat hindi talaga maulit. Opo. Kasi masyado na pong matagal. Ito pong indefinite suspension, hindi kaya mauwi ito sa talagang hindi na pagpapatupad ng batas, Yusek? Hindi natin alam, no? May posibilidad, pero pwede. Pero kung sa dami naman po na nagbabantay, because of course, the Supreme Court is the court of the people and mm-hmm. it is the court for the people, sa dami naman po na nagbabantay, siguro naman hindi naman po nila gagawin na mauuwi sa wala. Ipinagdadasalangan natin na sana po mabilis-bilisan. Sana po mabilis-bilisan at matapos ito. Oo. Anong epekto nito? Yusek sa atin sa suspension na ito, sa indefinite suspension na ito ng batas. Yan, malaki po. Kasi andiyan na yung pondo. Naka-prepare na ni Secretary Ona ng buong Department of Health, naka-lay down na yung plano ng pag-implement. Uh-huh. So ang pagharang or ang pagbili ng implementasyon ng batas na ito, unang-una po yung serbisyo sa mahihirap na pinipigilan natin. Para mm-hmm. na po natin sinabi, pag mayaman ka, pwede kayong mag-sex, okay lang yan. Pero pag mahirap ka, abstinence lang muna. Mukha naman pong malayo sa katotohanan yun. Mm-hmm. At pangalawa po, ongoing na yung pasok ng mga estudyante. At nakikita naman po natin pabata ng pabata yung mga maagang nabubuntis. Mm-hmm. And almost every public high school, nawawala ng isang graduate because of early pregnancy. Mm-hmm. At kung titinusin natin, merong 10 nanay na mamatay araw-araw, ilang bata po yung nauulida, ilang pamilya na papabayaan. At mm-hmm. sa dami po ng fiscal reforms ng gobyerno, sa dami ng pagbabago, sa extreme political will na pinakita ng ating administrasyon, sayang naman kung hindi nito maabot yung poorest of the poor mm-hmm. simply because maski anong tulong ng gobyerno, kung hindi mo naman bibigyan ng tamang impormasyon at oportunidad na magplano ng kanilang pamilya, talaga naman kung hindi kakayanin. Kasi sa isang bayan na po, talaga, sa isang bansa, mm-hmm. The government can only do its part, but every family or every individual has also to do its obligation. Opo. So ito pong decision na ito ng Supreme Court, sa tingin nyo hindi dapat na maging dahilan para manghina ang loob ng mga pro-RH law? Sa pananaw ko po, hindi po. Lalo na po marami pong nakabantay, marami nag-iingay, at marami pong naghihintay kung ito ba iharangin na yung bed. Because if we talk about the constitutionality of the law, very obvious na po talagang uh-huh. this is within legal bounds. Mm-hmm.
Napakadikit ho ng botohan eh. 8-7, Yusek. Tama po. Kaya nga po, medyo nakaka-nervous din. Pero if you really look at the situation, malamang naman po talaga na pinibigyan ng panahon para makapagsalita ang lahat at matapos yung oral argument and the Supreme Court can come into a decision. Meron ho kayang dapat na baguhin sa strategy ng mga nagsusulong ng reproductive health law para mas makita ng Supreme Court at mas pumabor sa pro-RH? Well, of course, unang-una po talaga naman po hindi pwedeng influensyahan yung Korte Suprema at iba nga baka ma-subsidy. Pero kung titinan po natin is the only thing and the major thing that the advocates can do sabihin yung katotohanan, ipakita yung katotohanan, iparambang sa taong bayan kung ano yung nawawala sa kanila. Mm-hmm. And most especially naman po, nakabantay po ang taong bayan. Because even if the Supreme Court is an independent body, syempre naman po, alam naman po natin lahat na may mga tao rin nakabantay. And the aggressiveness of the people, yung pakikinig, participation ng mga tao, is very important po para mabantayan yung pag-deliberate sa batas na ito. Opo. So ito ho'y temporary setback lang? Sa tingin ninyo? I am considering it as such. Although nakakalungkot, tinitingnan ko na yung temporary setback na ito will prepare us for a happier victory in a few weeks or a few months. Mm-hmm. Mm-hmm. Anong sa tingin niyo ngayong habang suspended ang implementation, gagawin ng mga pro RH groups? Well, ongoing pa rin yung pakikipag-usap, pag-explain, tapos kung may mga taong nagtatanong, sinasabi naman namin. And we are very thankful to the tri-media sector who has been very active on this. Kasi yung paggising, yung ingay, yung paglabas ng katotohanan, it's really very helpful, very informative, very educational sa taong bayan. Kaya alam talaga nilang tama yung ginagawa ng mga nagpasa ng batas na ito. Sa bagay, by next week ho yata merong second oral argument. Ano po? Yes, sa 23 po. 23? Okay. Siguro. Siguro dahil nga din lang din sa tinatalakay kaya ipinasya ng Supreme Court na ituloy yung suspension. Yeah, yun nga po ang pananaw po. Kasi syempre tatapusin mo naman yung oral argument. Hindi naman pwedeng hindi pakinggan kasi andyan na nga, tinanggap nga. Apo. And kaya nga lang, yun nga lang. No? But the legal aspect, pero in reality, ilang pamilya ang nauulila araw-araw? So, kung pamilya nauulila araw-araw, mga kabataan natin nabubuntis kasi mas pag walang tinuturo sa school and they are not guided, they become curious, nakikinig sa mga kalaro, nakikinig sa mga kasamahan. Curiosity leads to premarital sex. At yun nga, nabubuntis. Hindi lang doon. Sana nakapag-hire na tayo ng dagdag na midwife sa mga areas na kulang. At pwedeng alagaan yung mga nanay na hindi man lang makakita ng doktor. Mm-hmm. Kasama pa doon yung sana, hindi dyan naman yung pondo ng mga dagdag na bakuna. Hindi dyan yung pondo ng mga dagdag na layingin. So, sayang yung servisyo ng gobyerno. May pinagkakait natin. Kasi buti lang sana kung walang pondo. Mm-hmm. The funds are there, the political will is there. All we need is of course for the Supreme Court to once and all decide and declare RH law as highly constitutional. Opo. Yusek Janette Garin, salamat po sa pagtanggap niyo sa tawag namin. Maganda umaga po. Good luck po sa inyo. Maraming salamat rin po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Salamat po. Salamat po. Mabuhay.